Simple lang, but the sala is very spacious. From isang kwarto na maliit, siguro sa 8 yun. Tapos, very simple affair. Doon pwede rin tayo masyadong marami dito. Yung iba, pwede magdala ng mga swimsuit. Malaki ang Pasig River eh. Pwede tayo picnic doon sa riverbank. You know, really, it gets to be a very lonely. The only thing to El Close Day saying about that. Do I appreciate your trust in me? Yes, very much. Salamat po. Are you happy now? My brother. Are you happy with your work? No, I'm there to work because it's a lot. You're not for that cloth there, really. Yeah. Tayo, Ilocano, Bisaya, Samar, Moro, Maranao. Kung wala yan, hindi tayo makakaintindihan ito. It was our forefathers who made the decision that we get together, be one as a nation, Filipino. Yan ang sinasabi ko sa Moro. Only just sirain yan because most of the Moro at the time, were also signed. So that flag is the symbol of the unity. We regard for that flag, wala. Matakot-takot tayo. Eh, sa salita lang pati ugali, magkaiba na yan. Sa pag-umura, iba rin. Ang ano ko is, will I survive this issue? But make it projection that only. At one time, ang hinihintay ko lang, at yung gusto ko akong paalisin, sa about China, nothing was really, except purely economic one. Well, I made abandonment, walang alliances for it. Itong Amerika, alam mo, ganito pala. Bakit minumura ko ang Amerika? Ganito ko yan. Hindi ako ganun kabastos. Pero when I reach a point na parang ako pag tinatakot mo ako, takot ako, but there is a certain point in my fear na pag tingin ko parang mamamatay na ako or dihado ako masyado, pinaapi-api mo ako, nag-wild ako. I really lose the civility in me. Ang sinabi ko, I need to fight them. Maraming patay, totoo yan. Marami nang gumaganti, marami naglilinis sa ranggo nila, yung mga grupo-grupo. At yung iba namamatay dahil sa encuentro ng pulis. But kayo, you are abogado matay lahat. To lump it all against me as extrajudicial killing. Without even a report that this guy was really murdered. And all you can show is yung what is being portrayed in the newspaper. Yung mga parang duguan na tao na, you know, life is life. Life is never fair. Well, ang buhay din talaga, eh kung gumawa ka ng ganun, hindi ka pwede magsabi na, alam mo, nanay ko kasi puta lang, tapos tatay ko, hold up here, kaya ako nakaganito. The world will never stop to just to listen to your story. It turns endlessly. Ikaw ang mag-adjust dito sa buhay na doon you want your place. Uy, ito sila. Ginusto nila. Tapos ang human rights dito, yellow yun. It was not an issue to me, you know that.
I was campaigning, it was never an issue. It became only a bomb when on the last days, yung sa malapit ng election, I was hitting the 36-37 rating. Wala mga kinarig niya noon sa kampanya. Sila nagbabatuhan na, hindi ba lalo, corruption ako? Yeah, it's a judicial killing. Ngayon ang Amerikano nakisali. Eh marami yung mga social dito, mga NGO, na funded dyan sila. Itong Human Rights Watch ng New York, si Soros yan. Soros yung financier. Di big ba yun? Siya yung grant niya yan. So dito, meron na yan silang mandi-mandi. Maghadap talaga sila to justify. Ako, nakuha nila, depending on it. Okay lang yun. Editorial, araw-araw. I can swallow that. And then mayon yung eating newspapers as a part of my diet. Pero itong sa Amerika, ano mo yung criticize na as mayor? Okay. You know why? I do not represent any entity except my city. No big deal. But yung presidente na ako, do not reprimand me or criticize me publicly. Especially if you belong to another government. Kung ikay an NGO ko lang sa Amerika, all right yan. But for the State Department, the human rights na, you can go to the United Nations, isuka mo doon, then ask for a motion that it be referred to the Human Rights Commission, which is an entity under the United Nations, and investigate me first before you talk in public. Yan ang dapat. Hindi ko pwedeng atakihin si Obama, sabihin ko, ikaw ganun ka, ang paraan mo sa federal budget. Not do that. And they knew that I became a president mid-term. That the budget that I'm operating now is the very same budget that was started by Aquino, which he prepared at the other year, which is implemented now. Sabi na, instead of killing, bakit niya hindi lagay ng mga rehab yan? O saan ako maghanap ng pera? I get the funding from Yasay, or get it from Dominguez, or get it from the transportation and give it to the police. That would be robbing Peter to pay Paul. Wala akong makuha. What is left now to me is MOOE. Maintenance and Operations. Wala talaga akong makuha. Ngayon, sino nagtulong? China. What did China do? Sabi ko sa military, open up spaces sa mga kampo ninyo, because ang military camps, malaki talaga ang mga lupa nila. So just give me about 300 square meter, 500. Now, in Port Magsaysay, halos tapos na. They are supposed to inaugurate it October, but I'll be going to Malaysia on a very important discussion. Importante talaga to, that I have to talk to Mujib. Ngayon tapos na yung good for 10,000 courtesy of the Chinese. America,
Anong sinabi niya? Duterte, stop the diesel killing. We hold you responsible for the 3,000. Ni una silang isa na ipakita, the 3,000, listahan ng kill. Tapos then, if you do not stop the assistance and funding, will stop, we will stop it. Nung sinabi yung si State Department, pati ang salita si Obama, sabi ko, you can go to hell. Let's check yung na. Pagtingin niyo sa aming Pilipino, pagkakasya. You are being depicted in your criticism as a dog tied to a leash at magbigay kayo ng panin, lalagyan ninyo sa malayo. Ang Pilipino ng parang aso, hindi maabot kasi nakatali. Sabi ko, putang ina kayo, let's say ninyo, putang ina talaga kayo. Because you violated our dignity as a Filipino. Matter of dignity. So, Mr. Obama, what's wrong? What went wrong? Get your dictionary. Find out the right meaning of dignity. Huwag ninyo kaming ilagay na parang aso na matakot ako na mawalaan ng aid. Kaya nga sabi ko, yung mga pro-Western, if you think that America is still good for you, you want to be a territorial, go ahead. If it is to your personal interest, go ahead and join the demonstration. And maybe you'll convince me to leave the president. Pero I leave at least. Hindi ako nagpababoy ng Amerika. Pero ayaw ko yan. Ngayon, ako lang ang nakatutang ina ninyo. Eh, kasi lang ka. Ako lang pagamin na lang. If they are to ask it to civil about it, if they are to be prim and proper, that's your business. If you can accept those insults and keep silent, and maybe just say, well, to forgive is divine. Because foremost also I have to protect. Ganyan lang pride, the ego of the Philippines. Kita mo sa labas, mapahiya yung mga Pilipino eh. Sabi na, President, killer pa lang, pinatayin ng tao. Without even really getting into the core of what ails this country. Maraming salamat po. Took a pill. Just to prove
I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me. Never really know a why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust. Fans on Lafayette. They said tell us how to make it cause we're getting real.